bagong health experiment. SEAMOSS. Kumuha muha na ako ng 100 grams na SEAMOSS, tapos bababa daw ng 24 hours or overnight, tapos update ko kayo sa process. Tinabi ko muna, tapos tinakpan ko na rin. Tinatin bukas kung anong tsura niya. May process pa to para after hydrating, may process pa siya. Ako kasi ito yung continuation ng SEAMOSS natin kahapon. Binabad natin 100 grams, bali kahapon kasi winash ko siya ng 6 times or 7 times para mawala yung mga debris. Hanggang sa luminaw. Ngayon, ready na siya para para gawing gel. Sabi, after soaking ng overnight, rinse daw siya ng 3 beses. Lagkit-lagkit . Ganito talaga yung lato. Green yun? Oo, siguro nung na-dry siya, nawalan siya ng kulay. May konti pang mga debris. Ano ba yung debris na yan? Debris, FOD, foreign object debris. Ibig sabihin, hindi siya... Ba't ibang hindi kanya kasama? Oo, hindi niya makasama. Madumi. Madumi, yan. Madumi. Ito yun Nakakain na... Dati, mura ko lang nabibili nun Kaso lang, wala. Ano ba iba niya dun sa green na nabibili mong mura? Parang ararusik. Hindi ko alam pero ang sarap nun, tas mura ko pa nabibili. Parang 50 pesos lang, isang linggo ko ng ulam. Baka ibang yan, ibang... Ibang lahi? Oo, kasi SEAMOSS, di ba? Parang... Pwede rin. Biblender na natin kasi... Ay, lahat yan, yung biblender? Oo. Tapos, tablespoon na lang. Oo, tablespoon na lang. Mahal kasi ito yung 400. 50 ml na ito, parang nasa mingit kumulang din Tapos sabi, 3 cups of water. Tapos, after 3 cups ng water, ikaw na bahala sa consistency. One. Siguro mga 1 litro ito, pagka na... So, dito mahigit. So, may direction pala yan? Dinirectionan ka na? Oo, nung binilang ko. Oh. Pero hindi talaga saktong 150 yung ano. Ay, no? 1.1 liter. Pag na-blender to, siguro dadami pa ito ng konti. Okay na yun? Kasi gel naman siya kaya parang madali lang... Baka hindi naman nagiling na lahat. Parang feeling ko nagiling naman. Ito mo. Okay na ba? Sa'yo ba? Parang okay naman. Gelato? Parang gelatin? Oo. Oo, parang gelatin na. Ano kayong lasa? Iwan natin. Nagdagan mo ba na natin? Kasi magiging gel daw siya pag na-freezer. Ay, na-ref. Okay na ba siya yung consistency na ganyan? Yan mo pa nga. Yan mo pa. Dadagdagan ng tubig o ano? Pwede natin dagdagan pa ng 1 cup. 1 cup? Parang masyadong Hindi. Unti lang. Half. Siguro. May half cup naman dito, di ba? Oo. Unti lang, half lang. Ito, parang mas okay na siya. Parang mas na yung... Lagyan natin. Gas if freezer. Ay, hindi, ref lang. Ref lang. Hindi ang maninigas? Hindi, parang magiging gel daw siya Gusto mo tikman? Sige, tikman natin. Mamaya, papadaloyin mo na natin. Upo. Ako na kaya. Ay, parang gelatin. Ang galing. Nasa? Parang tubig lang. Parang tubig lang? Tubig lang. Walang lasa. Okay lang pala. Wala. Parang malansa lang. Wala namang lasa. Okay lang. Hindi lang pala... Siguro dahil na-rinse na yung parang salt na. Baka naman sobra naman ang rinse mo. Hindi. Okay lang daw ma-rinse sa mabuti. Ang importante yung nasa loob niya. Importante, nagmamahalan sila. Ref na natin. Ang consumption nito, 1 to 2 teaspoon o tablespoon a day. Tapos ano nyo lang yung ni Dr. SEBI. Ang katawan daw ng tao ay may 102 na minerals.
Meron tong 92 to 94 minerals. Oh, parang nandiyan na lahat. Halos. Oh. Oo. The best pala yan. Natin. Pwedeng the best, pwedeng the best. Hindi natin masabi kasi hindi pa natin ano eh. Pero may nakita ako na ano eh, parang may sakit siya. Parang meron siyang breast cancer ata. Staging cancer free siya. Yung iba nag-lose ng weight. Nakita ko sa mga group sa Facebook. Mga taga-ibang bansa. Hindi naman dito sa bansa natin. Yun lang naman. Kaya yun, SEAMOSS Jelly. Gawa lang gawa para may mababalikan. Basta.